Magandang araw po muli mga kasabog. Ako po ulit ang inyong lingkod, si Eric Morales Jr. Tuturo ko po ngayon paggawa po ng pagkit. Ito po dapat, mga materials natin gagamitin, dapat meron po kayong stitching wax, BB oil, paglulutuan po natin, splice, tapos wax, kandila, kulay white. Tapos yung paghuhulman po natin ng ating pagkit pagkatapos maluto. Ngayon, yung first step po natin na gagawin ay lulusawin yung ating stitching wax. Ayan po. Isindihan na po natin yan. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa aking YouTube channel, baka pwede po natin, baka pwede pa-like, share, subscribe para mas marami po tayo magawang video at matuloy-tuloy po natin yung ating ginagawa. Huwag po kayong mag-alala at marami pa po akong ituturo sa inyo. Lahat po ng mga natututunan ko sa napag-aaralan sa aking mga kaking academy na aking pinapasukan, ituturo ko rin po sa inyo para may share ko naman sa inyo yung mga nalalaman ko. Kailangan po mahaba yung ating flies. Ito po ang ginagamit ko is wing band plier. Anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Excuse. Kailangan po natin lusawin. Okay. Maiksing po kasi yung aking plate. Alam nyo naman kung ano kainit ang apoy. Hindi ako nalulusaw yan. Pagluto po, dahan-dahan lang kasi mainit po yan, lalo na pag tumatalsik. Ngayon po, pagka nalusaw na yan, alagyan po natin siya ng lampo. Oil. Lagyan po natin siya ng dalawang patak. Isa, dalawa. Ay, naku, nadagdagan. Mga dalawa, tatlong patak lang po dapat yun. Tapos, pagka nalusaw na po siya, yan po siya. Nalulusaw na. Susunod po natin yung wax. JB, pakiano nga yung wax. Drogi mo at bigay mo sa akin. Lalagay ko dito. Oo. Yan. Amin na. Sige, kuha ka pa. Dagdagan pa. Ayan. Yung isang sticking wax po sa akin is isang kandila din na yung ganung kalaki, nakapal, 5 pesos yata. No? Pag binili mo yata sa ano to eh, 5 pesos yata. Ito po siya. Hahalo po natin yan. Ay, lulusawin po natin yan kasama yung stitching wax. Saka yung tatlong patak ng BB oil. 2 to 3 or 4 drops. Okay lang po yun. Ito pa. Ayan. Ayan po, lulusawin lang po natin yan.
Ito po yung ng mga bata tayo, Timundas, nilalaro natin. Mga shoutout nga pala sa mga batang 90s. Inilisaw na po sila. Halo-halo na. Ayan po siya. Masawi lang po natin yan. So, wag lang po natin kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel. Eric Morales Jr. po yung pangalan ko po dun para magtuloy-tuloy po yung ating. Susunod po dito na ituturo ko is yung ano, paggawa ng tari condom. Tapos, conditioning lahat. Pagkukondisyon lang, pagpili sa mga breeder, broden, broodcock. Hanggang sa pagkondisyon, hanggang sa pagpapaitlog, pagpapasisiw. Kukumplituin po natin yan hanggang sa paggawa ng incubator. Kaya huwag po kayong bibitaw mga kasabong. Ayan po ito, lusaw na po siya. Patayin na natin yan. Saka po natin sasalin sa ating ulmaan. Ito po yan. Mag-ingat lang po tayo kasi sobrang init po yan. Alam niyo naman yan. Mga patuloy lang po natin yan hanggang sa siya'y magbuo. Mga 10 to 15 minutes po na, buo na po yan. Saka po natin naalisin yan. Ito na po yung ating ano, finished product. Pag natuyo na po siya, ito na siya. Okay, pagkaalisin nyo siya sa dito kasi natural, didikit po yan. Iinit lang po natin yan ng konti dito. Sisindel lang po natin tapos iinit. Tapos, salin na natin siya sa ibang lagayan. Ito kasi tapos na ito eh. Natanggal ko na ito eh. Pwede na po natin siya ibenta ng 100 to 150 pesos. May lamang po sa ngayon. Abangan nyo na lang po yung aking susunod na video sa paggawa ng tari condom. Lamang po, maraming salamat po muli mga kasabong.